Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. All right, and we are live once again. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po ulit sa Powercast Sports Podcast. Ito po yung podcast na nakatutok sa boxing dito sa Pilipinas. Lalo na sa mga Pinoy boxers natin dito sa Pilipinas. Ha? Pinapakilala natin yung mga boksingero, sikat man o hindi, marami man talo o maraming panalo, undefeated man o hindi. Basta yan po ang ating servisyo dito sa Pilipinas. Sana po nag-i-enjoy kayo. Magandang gabi po sa mga nanonood ngayon. Hi naman kayo dyan. Comment naman, no? Ako po ulit si Pau Salud, ha? Pauka Sports, yung mga sumusuporta sa mga Pilipino, sumusuporta sa Paukas. Pwede po bang makahingi ng isang share, isang comment, isang like? Ang pinakamahalaga dyan, share, para mas maraming makakilala sa ating kakausapin ngayong gabi, ha? Ngayong gabi, ang kakausapin natin ay hindi basta-bastang boksingero, ha? Siya po ay undefeated boxer. Yan ang mga gusto nyo malaman. Actually, ni-request din ito nung isang araw, na kausapin mo naman, sir, si Robert Paradero, ang undefeated boxer from Bukidnon. Taga Mindanao, ha? Yung mga taga Mindanao dyan, taas ang kamay. Suportahan naman natin, ha? At huwag na natin ito patagalin. Kausapin na natin at ipakilala na natin ang ating guest for today. Ready na kayo? I'm ready. So, here comes the boom boom pow. This is Powcast Sports Podcast, hosted by Pau Salud. Alright, magandang gabi. Robert, kumusta ka? Okay lang, sir. Magandang gabi. Alright. Medyo mainit dito sa amin. Diyan ba sa inyo? Kumusta? Masyadong malamig, sir. Bukidnon eh. Nandito ako sa Bukidnon. Buti ka pa. Giniginaw. Nakalimutan ko tanggalin dito. Alam mo ba, bago tayo naglagay pa ako ng powder kasi baka makintab yung noo eh. Dahil pinapawisan eh. Yan ang sekreto. Alam mo, salamat ako sa iyo dahil sa wakas natuloy din ang interview natin. Oh, salamat, sir. Magandang gabi sa lahat na nanonood. Sa lahat na nanonood din. Okay, yan, napapikit ka na 'yan ang sinasabi natin. Sabi ko sa wakas natuloy din yung interview natin. Salamat sa Panginoon. Nako. Naririnig mo ba ako, pare? Hello, sir. Hello. Ayan na sinasabi ko. Basta kung sakaling maputol ang ating internet, balik ka lang lagi, ha. Kanina, doon sa backstage, sinatanong ko kung kinakabahan ka. Kinakabahan ka pa ba o okay na? Okay na. Walang signal. Okay. Basta kung kinakabahan ka, at parang ang dami nagme-message sa'yo kagad, hindi ka makakonsentrate, ha. Sikat ka yata talaga, eh. Anyway, isipin mo na lang, pare, pag kinakabahan ka na walang nanonood, tayo lang dalawa yung nag-uusap. Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo, Robert? Anong gusto mong itawag sa'yo? Ingo. Ingo? Ingo. Bakit Ingo? Sino nagbigay sa'yo ng nickname na Ingo? Yung nagpasikat sa amin dito sa ano, patay na eh. Nagbigay ng boxing. Okay. So may nagbigay sa iyo ng yung ring name na Ingo. Ano ba ibig sabihin ng Ingo? Ingo, yung ano ba, yung pinikula no na ano, makisig. Ano ibig sabihin ng Ingo, pare? Super Ingo, yung ano, yung pinikula noon ba na Super Ingo. Super Ingo daw. Kagaya daw ng mukha ko. Makisig. Yung pala yun. Bakit tinanggal mo yung Super Ingo lang? Dapat Super Ingo, mas maganda. Super Ingo. Ayan na, Super Ingo. Marami pala nakakilala sa'yo, mga nagko-comment eh. So, nasa Bukidnon kayo ngayon, sa Malaybalay. Oo. Okay. Alam mo, Ingo, hindi pa ako nakakapunta dyan sa Malaybalay dyan sa Bukidnon. Maganda ba dyan? Oh, maganda dito, sir. Malamig. Marami kang mapapasyalan dito. So, pagpunta ko dyan sa Bukidnon, kung sakali pupunta ako, ano bang mga pwede kong puntahan? Pwede kong pasyalan dyan?
marami sir, may magandang ano dito, simbahan, monastery, ayan ang monastery. Sa Valencia, Lake Apo, maganda pasyalan doon. Mm-hmm. Oo. Marami pa sir. Okay, so monastery, may mga bundok-bundok, may mga ilog-ilog ba dyan na maganda mapuntahan? Mga ano lang, sa bundok lang, sa ano, sa Capistrano. Oh, okay. Pagpunta ako dyan, sasamahan mo ba ako doon? Oh, sir. Sama tayo. Sure yan, ha? Oo. Oh, sure yan, ha, pari, ha? Eh, ano, yung pagkain, ano bang masarap na pagkain dyan sa bukid noon? Marami dito, sir. Kakain ka ba ng balangoy? Bukid. Ay, ano ba yung balangoy? Ano ba yung balangoy? Ano yun? Yung kamuting kahoy. Ano yung kamuting kahoy. Oh, naman. Oh. Basta masarap. Huwag mo lang ako pakainin ng ano ng daga, yung mga ganun. Baka yun ang pakain mo sa akin eh. Dami dito sir, mga ano, sarap na pagkain sa bukid noon. Ano bang specialty sa ano? Ano bang specialty na pagkain sa bukid noon? Ano sir, ang ano dito, mga ano ba, mga prutas sa pinya, saging. Ah. Oo. Oh. Ano yung binaki? Ah, binaki? Ano yan, sir? Oo, ano yan? Corn yan, sir, corn. Corn ba? Corn. Okay, corn at saka... Ah, okay. So, yan daw yung mga pagkain. So, dapat pagpunta ko dyan, pakainin mo rin ako ng ganun, ha? Kasi, yan pa yung lugar na hindi ko napupunta sa Pilipinas, eh. Kain tayo sir, makapunta ka dito. Sayang no, may mga pa-boxing ba dyan dati? Hindi ako nakapunta eh, wala nag-iimbita sa akin eh. Oh, dami sir. May mga pa-boxing dati dyan? Oh, marami sir, marami. Yung wala pang ano, wala pang COVID, dami. Halos linggo-linggo eh, mga amateur. Ah, ngayon wala. Oh. Oh, sayang. Professional, meron? Oh, meron din. Okay. Sana pag wala na yung COVID, eh, maimbitahan tayo dyan kung sino man yung promoter. Para makapasyal at saka makakain ng ano, ng mga sinabi mong pagkain, ng binaki, ng pinya, saka punta tayo sa Valencia. Oh, Valencia. Okay. Okay. Sige, pag-usapan na muna natin yung boxing, pare. Naaalala mo pa ba nung nasa Ilorde ka, na-interview kita, na dapat may labang ka kay Elwin Soto? Oh, Pebrero yata yun eh. Naaalala mo pa yun? Oh, Pebrero yung laban ko sana kay Soto. 22. 22 yun, oh. Pebrero 22, hindi natuloy. Oo nga eh. Bakit ba hindi natuloy yung laban na yun? Sa visa ba? Wala akong visa. Wala akong... Dinabutan. Eh. Pinag-usapan din natin yung visa eh. Kaya tuloy sayang. Kuha ka na kasi ng visa. Kahit walang laban, kuha ka na kagad. COVID pa. next time. Ayun lang. Next time. Pero yung pinag-usapan natin yun, before that, meron ka pa rin laban. Nakailang, schedule na laban na na-cancel na ang naranasan mo. Nakailang cancel na ba? Dami na sir, yung una, si Mendez. Sa Puerto Rico sana pagkatapos. Puerto Rico. Oh, Puerto Rico. Hindi ako nakalipad kasi wala rin visa eh. Mali ang kinuha ng visa. Okay. Doon na kami sa airport noon. Hindi natuloy. Ay, hindi kami ano ba 'yun? Sayang. Pagkatapos naghingi ako ng laban sa diyan sa Paranaque ni Esuino. Hindi tuloy kasi schedule sana ako kay Elwin Soto. Oo. Okay, ang dami na rin na hindi na tuloy. Anong paharamdam mo? Ang dami mong laban na hindi na natutuloy. Ano ginagawa mo pag ganun? Training lang sir, continue lang training. Ang sakit ramdam sir eh. Wala tayong magawa. Okay.
yun ang hirap eh, no? Training ka ng training, tas ano, hindi natutuloy yung laban. Ang problema, nakita ko dito sa box rec mo, April ka pa huling lumaban. Lampas na isang taong kang walang laban. Busy ng tagal na. Anong, anong ginagawa mo noon? Training lang. Training lang. Oo, oh, training lang. Mm. Eh, paano yung kita? Well, di ba, walang kita, walang laban, walang kita. Oo, walang laban, walang kita. Pero bibigyan naman ako ng manager ko, sir, pag humingi ako ng ano. Buti naman. So, ni Dr. Salga, yung manager ko. Ay, buti naman. At least nabibigyan ka. Pero ngayon ha, ang rinig ko ha, pero hindi pa rin sure ha, mayroon ka na namang schedule na sana matuloy na Vic Saludar ang naririnig ko. Ano bang katotohanan dito? Sana sir, matuloy na sir. Pagdasal. Okay. Okay. Saan to gaganapin at mayroon na bang tentative detail kung kailan? May nasabihan ka ba kung kailan kaya? Sabi nila sir, September eh, pero hindi pa natin alam kasi yung panahon ni COVID pa. Oo nga eh. Pero may napirmahan ka na ba mga kontrata, ganun? Wala pa sir, wala pa. Okay. Alam mo, nahihirapan ako sa'yo. Ang dami nagme-message sa'yo, naririnig ko eh. Baka nagpapa-shoutout lang yung mga yan. Okay. Sige, teka. Pero ano yung title na paglalabanan niyo sana? Meron na bang ano? Kasi parinig ko world title daw eh. World title ba? Sa narinig ko lang, world title eh. WBA ha? Sabi-sabi eh. Pero sabi-sabi lang yan ano? Title fight Hindi pa sure. Hindi pa. Pero sa Paranaque gaganapin? Sa Maynila ba gaganapin yan? Yun ang nalaman ko. Nako. Kung sa Maynila yung gaganapin, nasa bukid nun ka. Ibig sabihin, lilipad ka pa dito. Baka hindi ka na payagan lumipad. Siguro, ganyan siguro, sir. Antay lang ako sa feedback na ko. manager ko. Sir ko. Ganito yan pare, kung sakaling tuloy yung laban nyo, dapat mga 3 weeks before your fight, nasa Paranaque ka na. Kasi para, kumbaga 14 days or 1 month before your fight. Para matest ka na sa COVID, kumbaga, yung wala ka ng sakit. Parang ganoon. Pero nandito ka lang sa Maynila nung isang beses eh. Kailan ka bumalik sa bukid doon? Tagal na sir, June. Umuwi ako. Ba't ka pa umuwi? Nagte-training ka na dito eh. Na-miss mo na yung pamilya mo dyan. Kaya kasi COVID ko sir. Tagal nila, mga 5 months. Pero ito ah, kung sakaling matuloy yung laban mo kay Vic, anong masasabi mo kay Vic Saluda? Anong masasabi nyo pa muna sa laban nyo? Masasabi ko, si Vic din ang ibensahan kasi may galing. Kasama kami dati niyan sa camp, camp. Magaling yan si Vic. Itong si Vic yan. Kasi... Idol ko yan dati sa match. Idol ko yan dati si Vic Saludar. ngayon, di mo na idol? Idol. Okay. Pero itong si Vic kasi, lamang sa'yo sa experience kasi nakalaban sa Japan, sa Puerto Rico. Magaling din talaga, magaling. Sa tingin mo ba, sinong lamang sa inyo sa laban? Sinong llamado, sinong dihado? Hindi ko masasabi, sir. Malaman lang yan sa final na, doon sa Hindi ako makasabi. No comment. Ayaw talaga. Sige, ito na lang. Meron ka bang mensahe kay idol mo kung sakaling matuloy yung laban mo? Anong mensahe mo kay Idol Vic? Idol Vic. Idol kita. Idol talaga kita noon pa pero Ano? Ano? Tayo. Ano?
Idol kita, pero pasuntukan naman sa akin sa laban natin. Pero, sandali ah. Sana matuloy yung laban. Eh, paano pag hindi na naman natuloy? Ano na naman mangyayari? Ano na naman gagawin mo? Training na naman. Sabi sir, sana matuloy na. Dasal na sana. Sir. Matuloy na sir. Sana matuloy na. Ha? Ayan, tingnan mo yung mga nanonood sa'yo. Nahihiya na naman bisita mo, Boss Pao. Yan eh, pinapractice natin ito si Robert Paradero tsaka yung mga boksingero Pilipino kasi halos lahat ayaw magsalita eh. Ayaw magano eh. Pare, ito, madali lang to ah. Pag nasa taas kayo ng ring, nang magkaharap kayo ni Big Salidar, ano bang gagawin mo sa kanya pag naglalaban na? Magbaka. Pinadali ko na, di ba? Pinadali ko na, susuntukin ko sir, syempre. Boxing yan eh. Syempre, boxing nga eh. Di ba pag sa boxing, ang goal nyo sa kalaban nyo, patumbahin? Depende sa ano. Depende. Pero ikaw pare, parang yung record mo, 12 pinatumba mo eh. Diba? Sa tingin mo ba may tumbahan na mangyayari pag naglaban kayo ni Vic? Siguro, pero ano, comment ako niyan sir, basta. Pait-paitan ka ha. Pagkita namin ni Vic, sa ano, magandang laban namin. Okay. Alright. Sige, ito na lang. Sa division mo ba, pare, ang dami niyong magagaling. Ang dami kong na-interview na minimum weight. 105. Sino ba para sa'yo, ha? Yung sa'yo, sino ba yung magagaling sa division mo na Pilipino? Maraming magagaling dyan, sir. Sila IBF World Champion, sila Taduran, sila Melvin Jerusalem, silang Salba. Marami pa, sir. Sa 105, dami. Magagaling dyan. Sa 105, minimum weight. Magaling ba yung Jonathan Almasin? Almasin, may galing din. Nag-comment eh, oh. Magaling din. Magaling. May weather style yun. Mayweather style, magaling yun. Pero balita ko natalo yung kay ano eh. Balita ko may tumalo dun eh, first round. Sino ba yung tumalo dyan? First round eh. Chamba lang yun sir, chamba. Chamba lang yun. Magaling yun. Jonathan, gusto mo bang okay. Baka gusto kong bawian ni Jonathan Almasin, naging idol ka na oh. Idol ko yan. Jonathan, gusto mo ba bawian ito si Robert Paradero? Round number 1 eh. Okay. So, doon sa mga binanggit mo, pero parang alam ko na yung isasagot mo dito eh. Meron ka bang ano, mga dream fight na magusto makalaban? Ano sir? Parang wala kang isasagot dito sa akin eh, no? Ayaw mo magbanggit ng gusto mo makalaban? O gusto mo magbanggit? Wala akong ano sir, gusto. Wala akong mabanggit sir. No comment ako. No comment ako sa mga... Okay, tinawanan ka lang ni Jonathan Almas eh, no? Tawa ng tawa eh. Okay, sige. Ito na lang yung tatanong ko sa'yo ha. Hindi ka pa nakalaban sa ibang bansa. Hindi pa, yan ang pangarap hindi ko, sir. Hindi ka pa nakalaban sa ibang bansa, di ba? Hindi pa, sir. Yan ang ano, dream ko na ano, makalaban na sana ako doon. Anong bansa ba yung pinakagusto mong labanan? Kahit saan, sir. Basta, ibang bansa. Sure ka? Eh kung sa Iraq? Patay tayo dyan. Oh, tama, sabi ko sa'yo eh. Sa Iraq ka tapadala. Padala ka pala ng manager mo doon ang laban. Hindi nga, yung totoo, saan bansa ang gusto mo? Sa ano, Amerika, US, sa US. Ganda doon sa ano, Amerika. Yun, sabi ko na, Amerika ang gusto mo eh. Saan lugar sa Amerika? Pagdating mo doon sa Amerika, baka puro pasyal lang yung gawin mo ah. Eh, boxing talaga sir eh. Gusto ko makalaban sa Las Vegas, Nevada, sana. Yan. Darating din ako dyan.
sa wakas nakakuha rin ako ng definitive answer, kumbaga siguradong tanong mo. Ngayon, ang tanong ko sa iyo dahil sa sagot mong 'yan, napakaganda. Ha? Gusto mo lumaban sa Las Vegas? Kailangan talaga kung sakali maglaban kayo ni Vic, kailangan ipanalo mo 'yan. Dahil pag ipinanalo mo, eh posibleng makalaban ka sa Las Vegas sa mas malalaking laban. Paano ba mangyari yun? Ano bang klaseng training yung ginagawa mo ngayon para papunta ka doon sa mas mataas na level ng boxing? Binigyan ko mabuti, sir, na ano, na para magamit ko, ano, matagal ko nang hinihintay na ano, sa ano ko, sa boxing career ko. Liit pa ako nagmula ng boxing, 9 years old. Nine years old ako. Oo. Ah, mahaba rin yung amateur mo, no? Medyo mahaba-haba ka rin ba nag-amateur? Oo, nag-amateur. Tagal din ako sa amateur. Oo. Maliit ka pa noon. Oo, nakasali din ako ng ano, mga National Open, palaro mabansa. Oo. Anong timbang mo noon? Maliit na. Sa ano, pag ano, 26 kilograms. Oh, okay. Kasi maliit ka pa rin ngayon eh. So, nagtataka akong bata ka pa lang. Sobrang liit mo siguro nung lumalabang ka. Liit ko, sir. Okay. Anyway, ito na, pare. Ayaw mo kasi maghamon. May naghahamon sa'yo. Kilala mo ba itong Alan Tanyada Jr.? Narinig ko lang yan, sir. Narinig ko lang yan. Nako, inaamon ka. Oh, labang kami dito sa China. Pumunta ka daw doon sa China. May COVID pa doon. May COVID, no? Baka manakaw tayo ng COVID. Sabi ni ano ni Luke Price, sabi mo, idol, trabaho lang. Kailangan lang sa ating trabaho. Maraming may kilala sa'yo, ah. Kilalang kilala ka pala, oh. Ang dami nagpapa-shoutout, eh, oh. Grabe daw, batang-bata ka pa nagsimula, 9 years old. Maganda ang pundasyon mo eh, undefeated dito eh. Sino, bakit ka ba nagboxing? Sino nagsimula, nagsabi sa'yo na magboxing ka? O, paano? Ano nangyari? Sa hirap ng buhay, sir, walang... Yan talaga ang gusto ko, ano, event eh, boxing eh. Oo. Gusto ko talaga mag-champion. Oo, siyempre, yan talaga yung pangarap ng lahat. 9 years old, teka. Nag-iisip yung mga tao, ang aga mo nagsimula. Ilan taong ka na ba ngayon? 24 years old. Ayan ha, ayan po ang record niya. 18 wins, 12 knockouts. Sa isang napakaliit na taon, napakalakas ng muntok. Paano nangyari yun? Mayroon ka ba sikreto? Bakit mataas ang knockout mo? Ano lang, sir, sipag lang, sir. Sipag at tiyaga sa ano, sa training. Anong special training? Meron ka ba special training na pwede mo sabihin sa amin? Baka secret. Papalakas? Secret? Sabi ko na. Ayaw mo sabihin. Ito na lang, tanong ko sa'yo. Paano kung walang boxing ngayon taon? Anong gagawin mo? Kung walang boxing na naman. Training, sir, kasi walang ibang trabaho, sir, eh. Walang ano, eh. Walang ibang sideline, eh. Walang ano, eh. Hingi lang ng hingi sa manager ko. Nagkakahiya na. Buti hindi naubusan yung manager mo, ha? Nahiya na ako, sir, eh. Parang naubos na rin, eh. Ano ba pangalan ng manager mo, Pedro? Pwede ba sabihin ano pangalan ng manager mo para ma-shoutout naman natin? Dr. Gloria Toto Saulga. Doctor yan. Yun. Nakita ko na yan sa Digos. Oo, Dr. Saulga. Tama? Doktor. Kumanda ka na. Ano, marami na maghahanap sa'yo mga boksigero. Malakas ka pala magpaano eh. Magbigay ng allowance eh. Pare, ito ha, yung pahiramdam kasi ng boksingero na ang tagal nang hindi lumalaban. Hindi ba ano pa sa katawan? Parang hindi ba nag-sparring ka naman o hindi ba masama 'yun na parang halos magdadalawang taon ka na hindi lumalaban? Okay April naman. Pa. Oh. Okay naman, sir, kasi training. Okay naman. May training, may sparring. Hindi ko na
Hindi ko na ano sir eh. Dibdib ang lahat ng mga ano kasi ang sakit na pag ano dibdibin ko kasi ang tagal lang walang laban eh. Wala nang anong wala nang ibang ano ma wala nang income ba. Training lang lagi. Hindi ko na din. Sanay na ako sir eh. Nasanay na ako sa ano laging postpone ang laban. Pero ganyan naman talaga baka may darating pa na ano mas malaki pa. Hindi para sa iyo eh no kumbaga. Nasagin pero mo. Ito ah. Ito, yung plano na Big Saludar, mahirap na lamang kagad yun ah. Kasi magaling itong Big Saludar. Hindi ba pag ang boksingero ay matagal na nagpahinga eh, kailangan muna ng kumbaga eh, tune a fight yung hindi ganun kahirap? Oo, sir. Sir? Hindi, pag yung, di ba matagal ka nang nahinto? Eh, oh. Ang plano eh, Big Saludar kagad. Hindi ba dapat mag-ano ka muna, kumbaga tune a fight? Para mabalik maano muna yung katawan, ma-condition muna. O okay lang, direkta na kagad sa malakas na laban. Okay lang sir kasi ano eh training naman eh, training naman ang ano eh kahit walang laban. Training, ensayo naman. Continue naman ang okay. Ano. Okay. Continue. Alam mo masarap pala buhay mo ah. Training lang ng training kahit papaano, at least hindi mo na kailangan magtrabaho, wala kang sideline na iba, wala kang ginagawang ibang trabaho. Support naman ang pamilya ko, sir, eh. Kahit maliit lang. Kasi, iyak nang iyak ako pag ano, eh. Pag iisipin ko na ano, na, iisipin ko na walang laban. Iyak nang iyak na lang ako. Nako, huwag ka umiyak. Sakit, sir. Umiyak, pare. Grabe, matagal. Sakit, masakit, eh. Kasi, grabing ano eh, grabing matagal na ako nag-antay ng mga ano laban, malaking laban pero hindi para sa akin sir. Hindi talaga para sa akin na ano. Pero okay lang, ganyan naman talaga ang buhay eh. Hindi mo naman kasalanan eh. Nagkataon lang na may COVID. Relax ka lang diyan, darating din 'yan. Pero ibig sabihin pala niyan, pare, sinabi mo may pamilya ka, may asawa at anak ka. May pagkain naman kayo araw-araw, okay naman, hindi naman masyado tipid. Okay naman, sir. Okay naman. Ano, iwalay na kami, sir. Tagal na. Okay. Ano, okay, iwalay kami nun. Okay. Sige, wag na natin pag-usapan masyado yan. Pero ang tanong ko sa'yo, dahil 9 years old pa lang nag-boxing ka, naisip mo ba na, lalo na ngayon panahon na ito, dahil walang kita eh, hindi ba meron ka bang ibang bagay na gustong gawin aside from boxing? Ano sir, gusto ko talagang magano si Lion sir eh, pero sa tingin ko baka matuloy ang laban namin, ba gusto ko sanang mag-meets, mag-ano ba si Lion sa pag mag-punch meet sa ano, sa ano ba, home service ano, pero hindi pwede, baka matuloy ang laban ba, baka hindi natin alam na mawala. Totoo na lang. Ngayon talaga, kahit wag ka na magtrabaho, pero nung bata ka, boxing lang ba talaga iniisip mo? Hindi mo ba gusto maging police, sundalo, doktor, o kung ano man? Gusto boxing ko talaga, lang talaga? Gusto ko talagang mag-ano, sir, pero ano, sir? Ano, sir? Gusto ko talagang mag-ano, eh. Gusto ko talagang, ano, may nakita din ako, sir, ba, na magamit ko rin ang talent ko. May talent din ako ba? Sabi ko, boxing na lang ako para maka-focus ako sa ano ba? World champion ako. Okay. So wala talaga. Talagang boxing lang. Diyan mo na talaga pinokus yung ano mo. Pero kasi itong isang tanong ko, dahil nga ang boxing, isang profession na hindi ganun kahaba, di ba? Ano, kumbaga hindi ka pa nga matanda nun, mga 35 ka na, medyo iba na yung boxing, di ba? Meron ka bang plano na gawin o trabaho o business after nung boxing mo? Naisip mo na ba yan? Depende lang siguro, sir, kung anong lakad ng pag-boxing ko ngayon. Si Lord na lang may alam, sir, kung saan ako ilagay niya. Ito yung sasabihin ko sa'yo, pare. Sana maganda yung kalagayan mo, kahit maging world champion ka, pero dapat nag-iisip ka na rin. Advice ko lang sa'yo, dapat pag sakaling kumita ka, na sana kumita ka ng pera, pare, world champion. Ipong ka, at least,
pwede ka mag-business or pwede ka magtrabaho. Kasi mahirap pag ano eh. Puro depende tayo. And that, kaya ako sinasabi sa ito, bata ka pa, di ba? 24. Pare, may nakakausap akong 34, 40 years old, mga world champion yung iba. Hindi nila naisip kagad ng bata pa sila. Kaya ikaw sa'yo, nagiging kuya tuloy ang dating ko dito eh. Ano, mag-isip ka rin. Nagiging ano. Kasi ano eh, concern ako sa mga boksingero, lalo na pare, ito ha. Nakakausap ko, hindi ko alam, nakikita ko ibang interview. Mga ang gagaling dati, pero hindi masyado nakapag-ipon. So sana, kung sakaling swerteng ka, ipong ka, o kaya mag-isip ka kagad ng business mo habang maaga pa. Kasi ang pera, mabilis mawala eh. Sobra. Oo. Oh, para ano yan, pag may pera ka, dadaming kaibigan mo, dadaming gastos mo, itabi mo, kaya i-business mo na kagad, isipin mo na kagad. Kung sanay ka sa probinsya, bili ka ng lupa kagad, are. Iyan ang pinakamagandang ano mo, gawin mo. Thank you, sir. Thank you, advisor. Sana, sir, darating din sa akin yan. Darating yan, pare. Sure ako darating yan. Kasi ang ganda ng record mo, tuloy-tuloy mo lang. Nakikita ko naman na focus ka. Sabi mo nga, wala ka namang ibang ginagawa kundi mag-training eh. Swerte ka na dyan. Kasi ibang mga boksingero, nung isang araw, nagtitinda ng turun. Yung taga-Amerika, nagtitinda ng Pepsi. Ikaw nagtitraining ka lang. So, pag-focus ka nyan, may mararating ka talaga. At pag may narating ka, itabi mo pare. Ako na, dahil pagtanda ako, pag nag-usap tayo, ayokong sasabihin na, Robert, dating world champion. Tapos, wala kasi, alam ko naman, sinasabi ko na sa'yo, karami na ang boksingero, sina Sir Amundsut, sabi nila, ang boksingero kasi sanay sa walang pera eh. Kaya pag nagkaroon ng pera, hindi alam ang gagawin. No? Na papagasos. Itabi mo kagad, ibili mo na kagad ng, ano, ng lupa, ng mga investment. Yan ang dapat mong gawin. Thank you, kung may tanong ka, sabihin mo sa akin. Actually, may lupa akong binibente, kaya ako sinasabi sa iyo eh. Joke lang. Sir, di yan kaya sa... Kala mo nagbebenta na ako ah. Anyway, seryoso yan ah. Meron ka pa bang ibang sports na ginagawa aside from boxing? Oo, nagbabasketball din ako minsan sir eh. Basketball ba? Sure ka, nagbabasketball. Anong position mo? Ah, hindi ako marunong. Masyadong marunong ko, sir. Ano lang? Papawis lang ba? Okay. Wala sa position. Basketball ka. Anong favorite mong team sa basketball? Ah, sir. Dami, sir. Yung ano. Anong favorite mong team sa basketball, pare? Lakers. Ganyan, sir. Ba? Lakers. Sino ba ang favorite mo na player? Yung ano, ba? Yung Michael Jordan dati, Michael Jordan ba? Luma na yan ah. Old score, tagal na hindi naglalaro yan. Magaling yun si Michael Jordan. Oh, okay. Eh, sigurado na magaling yun. Dahil legit na yun eh. Pero ngayon, wala kang ano ngayon? Wala kang paborito ngayon? Hindi ako masyadong ano eh, nag-ano sir, manood ng ano eh. Lalaro ka lang? Oo, lalaro lang. Magaling ka ba? Magaling? Sa basketball eh. Hindi naman, papawis lang sir ba? Ano, hilig lang ba? Sige, laro din tayo. Kasi ako, ano eh, matagal na ako hindi nag-exercise eh. Puro nakaupo na lang ako dito eh. Puro bibig ko lang na-exercise ko eh. Jogging tayo sir, ano? Nako, patay tayo dyan. Sumasakit na nga yung mga ano ko, tuhod ko dito kakaupo eh. Anyway, pare ah, seryoso ako doon sa advice ko sa'yo na pag naging world champion ka, itabi mo yung pera mo, invest mo kagad. Pero ito ha, alam kong gusto mong maging world champion. Pero dito sa atin, saka sa buong mundo, yung mga world champion ba, na lalo na pag mga minimum weight, yung mga timbang mo, hindi masyado napapansin, hindi masyado sikat. Bakit kaya? Siguro sir, hindi ano sir, mga maliliit na timbang ba? Hindi ko, nag-comment ako dyan sir, sa ano sir? Hindi mo lang. Pag ikaw kaya ay naging world champion na, sa tingin mo sisikat ng ano, minimum weight?
hindi ko masabi din sir kasi ano eh, may world champion tayo dito eh. Hindi ko din masabi. Depende din yan sa talent ba, sa magita sa ano, sa tao. Okay. Ito sabihin ko sa'yo, pag naging world champion ka, kailangan, ano, galingan mo yung ano, salita ka lang ng salita, pero hindi mo naman kailangan mambash eh. Kanta-kanta ka lang, di ba? Magaling ka kumanta, basketball ka. Para naman, ano, sabi ka, di ba? Pare, ano, eh, ikaw, malaki ang chance mong maging world champion, malaki ang chance mong sumikat. Ayun nga, dami nagsabi na, Boss Pao, magaling po yan, si Robert Paradero, promise po, napanood ko na po yan. May talo na po ba siya? Wala pang talo, pare. Magaling ito. Ang tanong ko sa'yo, bakit ba kailangan suportahan ng mga Pilipino si Ingo? Sir? Pinahirap pa kita ng tanong. Sabi ko, bakit kailangan suportahan ka ng mga tao? Para naman ano, sir? Para naman ganado sir ba sa ano? Sa laban ba? Sa lahat ng laban. Ano pang meron kay Ingo? Ano pang kakaiba kay Ingo sa ibang mga boksingero? Meron ba? Siguro sir, pareha lang sir, pero hindi ko masabi. Pareha lang sir. Pareha lang. Pareha lang. Ano, mahihiyain ka eh. Karamihan din eh. Pero ito na oh, sabi ni Tomato Can, pare oh. Sisikat daw ang minimum weight pag si Ingo na ang world champion. Ito, kaya yan? Mangyari kaya yan? Sana. Alam mo pare, gusto ko yung mga kausap ko dito pagkatapos ng usapan namin maganda yung pakiramdam, yung tumaas yung confidence, at kumbaga yung magkaroon ng tiwala sa sarili. At salamat ako sa mga followers ko na hindi ka binabash, binibigyan ka ng magagandang mga sinasabi. Kaya ito yung pagkakataon mo ngayon, ha? Anong mensahe mo dyan sa mga boxing fans na sumusuporta sa mga Filipino boxers na gaya mo? Anong mensahe mo sa kanila? Maraming salamat po sa inyong lahat sa ano, sa sumusuporta sa ano, sa mga Filipino. Kagaya na din sa akin. Thank you. Maraming salamat sa lahat na ano, nagsuporta. Suporta sa boxing. Kagaya sa akin din. Thank you sa lahat ng ano, nanonood na. Salamat po sa lahat na ano. Okay. Kasi ikaw, meron ka na rin ang dami mong message talaga, ang dami mong fans. Pero sa mga fans mo mismo, yung talagang ano mo na mga fans mo, may mensahe ka ba sa kanila? Yung fans na mismo, yung sumusunod na sa'yo. Maraming salamat sa inyong lahat na ano, nagpapasalamat lang sa kanila, sir. Thank you na ano, sumuporta lang sa akin at basta na, pasalamat ako sa kanila sa list. Okay. Sorry, sir. Hindi, okay. Hindi marunong magtagal. Yan ito, pare. Okay lang. Pag paalam ka sa manager mo, kay Doc, pag paminsan-minsan, pwede kang magtanong sa akin kung anong magandang sagot para turuan kita kung paano. Kumbaga, pag in-interview ka, kung ano yung mga magagandang sabihin. Pwede kita tulungan dyan. Anyway, ito na yung ano, pagkatapos nito, question ano tayo ah, okay lang ba na sumagot ka ng mga tanong ng mga fans? Baka may mga tanong yun sa comment section eh. Pag hindi mo matanong, pwede mo naman hindi sagutin. Pag hindi mo masagot, pwede hindi mo sagutin. Pero bago yan, meron ka ba mga gustong i-shout out or batiin? Pamilya, kaibigan, kamag-anak, parang ang daming nagbe-message sa'yo eh. Ngayon yung pagkakataon mo. Una, shout out ko si yung manager ko, si Dok Toto sa Olga. Dok, magandang gabi. At sa pamilya ko, pamilya Paradero. At sa lahat ng ano, sa lahat ng nanonood sa akin. Ilang? Oo, sir. Yun na yun? Kala ko pa yun, naman, handa ka? Wala kang listahan? Wala kang listahan, sir. Nasanay na ako, sunod-sunod yung mga ini-interview ko, may listahan na sa huli. Lalabas ng papel. Sir, shoutout na ako. Parang walang makalimutan. Next time, ganyan ang gawin mo.
Wala naman bayad eh, libre lang eh. May nagtanong. Ito yung unang-unang tanong natin. Sandali, ibabalik ko ha. Teka. Comment muna tayo. Sabi ni ano ni Pinoy Simeon, walang pagkakaiba sa seaman ang boxer boss pao habang sumasakay ang barko, wala pang plano pero kung kailan matanda na saka makaisip ng business. Pero dapat yan, mag-isip ka na kagad ng business. Pati yung mga seaman, sayang din, lalaki ng pera niyan eh. Sabi ni Melbert, naglaro yan dito minsan, ehe, pero palaging nagja-jogging naman palagi dito. Kilala mo ba ito si Melbert? Parang kapitbahay mo lang eh. Melbert, taga saan yan, sir? Eh, sabi dito eh, baka taga Bukid nun. Nakikita ka daw niya mag-jogging eh. Nako, ingat ka kay Melbert ha. Baka inaabangan ka niyan. thank you po. Kapitan Ingo, small but terrible, yun. Sabi sa'yo ni Jake Tejada. Sir Idol Pao, salud. Good advice sa mga boxer. Okay. Thank you. Magaling ka daw. Saan na may mga tanong nyo? Hanapin natin yung mga tanong ha. Ito, sabi ni Pinoy ulit, ni Siman. May YouTube channel ba siya, Boss Pao? FB page? Sana meron kasi malaking tulong sa social media accounts para makilala at sumikat. Meron ka bang YouTube? Wala, sir. Wala. Facebook, meron. Facebook, meron. Oh, yun. Pwede bang isabihin mo sa mga tao? Kung gusto mo sabihin, ha, pwede ka bang i-follow? Okay lang, sir. Paano okay ka nila hanapin? Sana sa Facebook. Oh, ano pangalan? Yeah, oo. Robert Ingo Paradero. Yun. Makikita ba nila dito yung mga TikTok mo, mga picture, anong makikita nila dito? May TikTok din dyan. May TikTok. Oo. Maraming TikTok din dyan. TikTok din dyan, sir. Sample naman. Sample ng sayaw. Hindi ako. Yung mga ganyan-ganyan, sir, ba? Sige. Tamo, nawawala na yung hiya mo. Okay. Sabi ni ano, nakita ko na yan si Ingo, laban kay Alikos dito sa Cagayan de Oro. Uy, may mga rami nakakakilala sa'yo pala, oh. Naalala mo pa yung laban mo doon sa CDO kay Alikos? Oh, sa ano sir, sa Bulwa. Bulwa, Cagayan de Oro. Oh. Ano nangyari doon? Mabot ano nangyari doon? Mabot kami ng... Oh, okay. Oh, ayan. Support daw. Kaya niya po ba umakyat ng flyweight? Sabi ni John Ray Jose. Siguro, sa ngayon, minimum weight sa sir. Sa, ano, kasi ano, maliit ako eh. 105 lang sa... 105 lang. Anong height mo nga? 6'1 ka, di ba? Maliit ako, sir. Mga 5'3, mga ganyan. Nahiya ka pa eh. Yung ano mo, yung box rec mo, pabaltan mo kasi hindi ka pa tumatangka dito. 5'1 ka pa lang sa box rec. Maliit siya. Hindi pa tumaas ang box rec eh. Sa ano eh, ang height eh. Okay. Pabaltan natin yan. Okay. Sabi ni ano, ni Luke Rice, basta mga Bisaya, mga magaling yan. Si Robert, at malayo ang mararating yan sa na maging world champion. Thank you, bro. Yun. Thank you. Medyo mahina bodega ni Ingo daw dapat noon nung laban mo kay Alikos. Napalakas mo na ba yung bodega mo? Pagsikapan ko lang sir sa ano sa darating na laban ko na ano, magandang ano. Secret. No comment yan. Taga Bukid noon ka ba talaga? Kasi may nag-comment, sabi ni Good Boy, Paradero daw, baka daw taga Negros eh. Ang mama ko taga Negros dati. Mm. Mama ko. Ito na si Melbert, nagsabi na sa'yo pare. Ito si Melbert, isa sa supporter ko to kaya. Pero hindi ko pa siya nakikita personal, taga Bukid noon eh. Nagyayaya na yung pumunta doon eh. Malapit lang sa barangay bahay namin ko is nakikita rin niya ako sa may tindahan. Nako, patay ka pare. Meron ka ng stalker.
Sa isang araw, lalapit na lang sa'yo. Kasi Milbert, may no pass. Ito, Wilfredo. Wilfredo Mendez versus Robert Paradero for the Robert Paradero for the WBO Minimum Championship. Ano masasabi mo diyan sa laban na 'yan? Siguro sa pagka ni Mendez, magandang laban 'yan, sir. Mm. Sayang hindi natuloy. Hindi natuloy. Hindi 'yun para sa akin. Mm. Okay. Are, ito tuturuan na kita. Tuturuan kita ng pagsagot diyan. Di ba itong Wilfredo Mendez sa Puerto Rico? Ito, oh, halaban din ito ni Vic Saludar. Oh, sir. Okay, turuan kita. Turuan kita ng magandang sagot. Kasi para hindi pare-pare yung sagot nyo ng mga boxingero. Lahat kayo, ang sagot nyo lahat, maganda yung laban eh. Sabihin mo ganito, oy, yung laban na yan, maganda po. Pangarap ko po yung laban na yan, lalo na makapunta ako sa Puerto Rico. Dahil sinabi mo, di ba, gusto makapunta sa Puerto Rico. At alam ko rin, tinalo niya yung ibang mga kababayan natin. Kaya kung ako yung mga kalaban niya, susubukan ko na ipanalo para sa ating bayan. At para sa pamilya ko at para sa Pilipinas. Palakpak yung mga tao sa iyo niyan. Kasi kinakasamit mo lagi yung pamilya mo, saka yung bayan, saka sinabi mo na gagalingan mo. Yun. Tapos, nakita mo, kumari, natatanda mo, natalo si Vic Saludar ng unanimous decision. Natalo yung kababayan natin ng unanimous decision, siguro subukan ko na ano na mas galingan para hindi umabot ng decision. Ganon. Hindi naman nagpapag pagmamayabang yun, di ba? Para maiba. Oo, kaya sabi mo, para magaling po siya, pero subukan natin mas ano, ganon. Gagawin mo lagi para sa bayan, para sa Pilipinas. Sikreto yan. Gustong-gusto ng mga tao yan pag sinasabi mo, para sa pamilya ko po, para po sa kinabukasan ko, tsaka sa bayan. Pabuhay po ang mga taga-bukid nun. Palakpak mga taga-bukid nun sa'yo. Okay. Lesson number one. Okay. Sabi ni Bongbong, sigurado na yan si Robert maging big star din yan kasi maraming magaling sa minimum. Kilala mo yata ito, baka puro kaibigan mo eh. Ayun, lumabas na itong isa. Yan ah. Sabi naman ni Ugiro, proud to be Bisaya. Sandali, hanap tayo ng iba. Ito, si ano? Si Chayapon. Si One Hand to, di ba? One Hand. Dapat nakalabo mo rin ito, di ba? One Hand Minayotin? Oo. Oo. Oh, wala eh. Minayotin na eh. Okay. Pare, siguro last question na lang. Kung meron pong mga last question dyan, please. Ito, may nagtanong pa sa akin ng kilo. Hindi ko alam yan. Idol na, ano to? Idol na ako ni Sir Pao si Robert Paradero. Idol ka daw. Thank you po. Ito, hindi, ito yung ito na yung ano, yung kanina eh. Yung Vic Saludar po kasi para naka-schedule na yata na labanan niya. Pero hindi pa sure. Para sa WBA. Yun. Pare, last na lang. Dahil naubusan na tayo ng tanong at medyo maraming nakakilala sa'yo. Siguro, last shoutout mo at saka last mensahe mo sa mga anong pangako mo sa mga fans mo na gagawin mo. Kahit sino man yung mga kalaban mo sa ibabaw ng ring. Tuwing makikita ka nila, ano bang may papangako mo pag lumalaban ka? Sa lahat ng fans ko, maraming salamat. Ipapangako ko sa lahat ng laban ko na magandang maipakita ko sa kanila na galingan ko talaga sa lahat ng laban ko para sa pamilya ko at sa para sa mga fans ko. Pati para rin sa bayan ko sa Malaybalay Bukidnon. Malaybalay Bukidnon. Ang bilis. Bilis na tuto ah. Ayan. Ang bilis na tuto. Ayan, may okay, yari, yan, oh. Good luck na kagad, oh. Bilis mo natuto. Salamat, pare, ah. Natuto ka kagad. Thank you very much. Pinagbigyan mo ako sa interview na to. At, yan ah. Ang dami na may idol sa'yo. Pare, thank you very much. Ikaw ba, may tanong ka sa akin? Wala may gusto na, ko ba sabihin sa akin o tanong sa akin? Wala na, sir. Thank you. Maraming salamat, sir. Mahiya. Mahiya ako, sir.
Ang ganda ng sagot mo para sa pamilya at sa balay-balay bakit nun. Salamat, pare. Natawa sa iyo mga tao, bilis mo daw pumikap. Eh, ganyan talaga pag mga magagaling na boksayero. Sige, sige, boss. Salamat, Rob. And good luck. See you around. Sana matuloy yung laban muna, ha? Thank you, sir. Okay, salamat. Thank you, sir. Thank you, Robert. Okay, Robert Paradero, Ingo. Natuwa naman ako noon. Pagkaturo ko, ginamit na kagad niya para sa galing mo, pare. Anyway, kung gusto niyo po siyang hanapin, sabi niya sa Facebook, Robert Ingo Paradero, hanapin niyo na lang at i-follow niyo siya at makita niyo ang mga kanya mga TikTok. At supportahan po natin, abang-abangan natin yung laban niya. Siguradong ibabalita ko pag tuloy na. Meron na nga akong video tungkol sa kay Vic Saludar . Kaso alam mo naman dahil sa COVID, di pa natin alam. Kaya anyway, good luck kay Robert Paradero, ang isang ating kumbaga potential na maging world champion. Champion, undefeated po yan ha. 18 win, 12 knockout. At napakaganda ng record. Abangan na lang natin, ha? At bukas po, ang kausap po natin ay si Alto Yogon, 9 PM. At sa Martes, gagawa ko na lang ng bagong live stream. Ito, kailangan din yung mamintis, ha? Lahat po ng nindito, kailangan din yung mamintis. Alas 10 ng umaga sa Martes, buong Boxing Content Creators Club of the Philippines po ay magkakaroon ng press conference kasama po si Mark Magnifico Magsayo, alas 10 po ng umaga. Tandaan niyo po yan, Martes, Boxing Content Creators Club of the Philippines, alas 10 ng umaga. Abangan niyo po yan. At salamat sa mga sa mga tao sumusuporta. At salamat din na bay daw talaga ni Paukas, di naman hanggang salita lang. Alam mo kasi, dito sa channel ko, sinusubukan ko talagang ma-empower yung mga boksingero natin. Bigyan sila ng boses, masanay sila sa interview, at maging aware sila sa pananaw. Kasi pangarap ko rin dati, alam mo pangarap ko talaga maging speaker, inspirational speaker. So ginagamit ko lang talaga to para makausap sila. Ginagamit ko rin sa mga boksingero para alam mo, lumabas lalo yung kanilang potensyal. At least sa aking alam na paraan. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po'y magpapaalam na at thank you very much again, Robert Paradero. Thank you very much at good night po. See you tomorrow. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. We'll be right back.